Jesus. Purpose kasi ang pinag-usapan natin ang Spirit. In Romans chapter 8, and His mercy for us. Napakaganda na bawat isa sa atin na lahat ng possession na meron pag naghandog sa and so many purposes na makikita natin sa nais kong humuko tayo at manalangin, Panginoong Jesus. Kami po ay nagpapasalamat sa pagkakataon muli na kami ay makapag-fellowship. Inaalala ho namin ang mga kaganapan noon that every Sabbath day, every rest day, kayo ho ay kumikilos. Hindi ho kayo nagpapahinga. Ito ang binanggit ninyo sa Ama and even the people around Him. Around you, nung ikaw ay nandito, na ang aking Ama ay nagtatrabaho. Panginoon, sa araw na ito, kikilos ho kayo sa buhay ng bawat isa. And Holy Spirit, this is your day, and we ask you to move in our hearts and speak to us. In Jesus' name, Amen. Amen. Alright, nung nakaraan po ay ang ating pastor, si Pastor James, nagturo sa atin tungkol ho sa ginagawa ng Espiritu Santo sa ating mga buhay. Napakaganda ho nung kanyang pagpapaliwanag yung function and the role of the Holy Spirit. He has given us a lot of points for that 3 weeks. Kaya meron tayong ngayon, kung nasundan ninyo ito, meron kayong an overview, ano nga ba talaga ang ginagawa ng Espiritu Santo sa buhay ng mananampalataya, especially in these last days. Bilang paggalang sa salita ng Diyos, I want us to stand all together. At basahin ho natin ito, yun. Yan. Right? Hindi na ho natin sabay. Yeah, we can read it all together. Ready, go. Now, great crowd. Ba't ayaw nyo? Ako, sige, ako na lang. Now, great crowds accompanied Him, and He turned and said to them, "If anyone comes to me and does not hate his own father and mother," take note of this. Kaya ko siya hinighlight dyan. I hope that dun din sa ating online ay nakahighlight din. If anyone, 26, if anyone comes to me and does not hate, pakinggan nito, mabuti ito, his own father and mother and wife and children and brothers and sister, yes, binigyan niya ng emphasis dito. Sabi niya, yes, and even his own life. He cannot. Sabihin mo nga, he cannot. Ayan, namigat kayo. He cannot be my disciple. 27, whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. For which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, all who see it begin to mock him, saying, "This man began to build and was not able to finish." Kanina, nung nakita ho ninyo ang title natin, it is the cost of discipleship, the cost of following Jesus. 29, right? Otherwise, when he has laid a foundation and is not able to finish, 31 na pala tayo. Or, what king going out to encounter another king in war will not sit down first and deliberate whether he is able with 10,000 to meet him who comes against him with 20,000. 32. And if not, while the other is yet a great way off, he sent a delegation and asked for terms of peace. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. You may be seated. Thank you. This is the word of our Lord Jesus Christ when He is here.
Okay. Take note po, nag-highlight ako ng mga important words and lines para humaunawaan natin ano ba talaga ang ibig sabihin ng ating Panginoon. Nung binabasa ko ito, nung ako pa ay young Christian, hindi ko talaga maintindihan. Bakit sabi ng Panginoon na kailangan mong you hate your father and your mother? Eh sabi ng Bible, honor your parents. Titignan ho natin ito. So, the last 3 weeks, nabigyan tayo ng a very clear view of what the Holy Spirit can do in our life. Now, meron akong summary of what we have learned. Ano po? Without the working of the Holy Spirit, without the Holy Spirit in our life, we are useless. Right? Wala, kahit anong gawin. Kahit na ano pa ang mga adhikain mo ginagawa sa buhay and you wanted to honor God, kung wala ang Espiritu Santo, it is useless. Right? Kaya ngayon, dito sa ating binasa, I want us to get the context. Kasi kung hindi natin kukunin yung context, eh magiging pretext. Hindi natin naintindihan, kinukuha lang natin word by word. Kaya kung minsan kapag nagbabasa tayo, di ba, sa inyong mga Bible, eh kukunin mo lang yung kung ano yung mga word na maintindihan mo. Pero kung kagaya nito, abay, kung wala tayong pag-aaral dun sa konteksto kung bakit ang Panginoon sinabi niya ito, abay, hindi natin maintindihan. Maaring sasabihin natin, contradicting ang salita ng Diyos. Dahil maliwanag sa mga commandments, the honor your parents. So we need to get the context. Kaya dito makikita natin, ang Panginoon, nagbigay siya ng comparison. Can you say the word comparison? Comparison. Okay. Salamat. May burger ka mamaya. Pumalakpak nga muna sa Panginoon. Alam ko, parang, whoo! Alright? Okay. Eh yung comparison of loving God versus loving others. Tignan nyo ha. Dahil ito yung pinag-uusapan natin is the cost of discipleship. Kaya hate them. Hate them first. Ano ba ang hate sa Tagalog? Magalit ka o kagalit mo muna sila. Ang iyong mga magulang, kagalit mo muna sila. Parang ganun ho ang ating makikita rito. But if you have other versions in your Bible, dito maipapaliwanag sa iba. So, the statement of Jesus Christ here ay, maalala nyo nung nag-aaral tayo sa English, ito yung tinatawag nilang a parabolic in nature. Meron pa po tayong ibang tawag dito, allegorical. Ang ibig sabihin ay a symbolic representation. Meron siyang ipinakikita. Kaya dito gusto kong makita natin yung background kung bakit ang Panginoon. Kasi maraming sumusunod sa Kanya. Marami ang tinahabol talaga nila ang Panginoon. And thousands upon thousands. Maalala ninyo, 5,000 ang pinakain ng Panginoon. Yun ang ayon sa Bible. But from the expert, ang sabi nila, 15 to 20,000 ang sumusunod sa ating Panginoon. So this time, dito natin makikita, yan o, napakaliwanag, now great crowd. Pag sinabi mong great crowd, aba, maraming tao. Napakaraming tao. Yan ang sumusunod. Marami din ho kasing sumusunod sa ating Panginoon, iba't iba ang kanilang mga layunin. Ano po? Now, dito makikita natin, I want us to go back to the Old Testament. Ano ba talaga ang ibig sabihin ng ating Panginoon? Kasi nakakagulat eh. Ano ba itong symbolic representation na ito? I want us to go back to the Old Testament, ano? Dito ho, sa Malakay, ito yung binabanggit lang yung nangyari kay Iso. Yeah? Si Iso, basahin mo natin. I have loved you, says the Lord. But you say, how have you loved us? Is not Esau Jacob's brother, declares the Lord. Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated.
Ano kaya ang ibig sabihin nito? Is this symbolic? Pero ito maliwanag na from the Lord, from our Father, from God Himself. Yet I have loved Jacob, but Esau I have hated. And then ang ating Panginoon, binanggit niya, bago kayo sumunod sa akin at magiging disciple, hate them. Diba? Hated. You hate them. And then another, from Genesis 29:31, yeah, right, okay. When the Lord saw that Leah was hated. Sino si Leah? Asawa ni ni Alfie. Ano ba si Alfie? Leah, yeah, ito yung ang hirap din kung minsan, ano? Sino ba ito? Si Jacob? Hello? Okay. Pinaghirapan niya ito sa kanyang biyanan for 7 years. At ang kanyang crush, na-crush niya talaga to. Pag pumasok na sa door, ay nako, hinihintay na niya yan. Ayaw na niyang hiwalayan. Pero kapag kawala yung kanyang crush, magte-text siya. Hindi ako mag-a-attend kasi wala yung crush ko ngayon. Mag-absent din siya. Oh. Kaya ho, anong nangyari? Abay, yung kanyang biyanan, ang ipinatabi sa kanya, binigay sa kanya, si Leah, hindi ho si Rachel. That is a story. Kaya dito nabanggit yung, yeah, nakita ng Diyos na si Leah was hated. And then, for us to get the perspective, para maunawaan natin, ano nga ba talagang sinasabi ng Panginoon? Ito po ay Jewish idiom. Yung hated is loveless. Kaya dito maliwanag, kaya pinakita ko yung dalawang pangyayaring ito para maunawaan natin na ito po ay gumagamit ang ating Panginoon ang allegorical or parabolic in nature ng statement. Bakit? Ang kanyang mga tigasunod, ganito kasi yung kanyang mga tigasunod, merong sumusunod sa ating Panginoon na ang habol ay pagkain. Dahil nakita nila mga pagkain na binigay. Ang habol naman ng iba, makakita lang ng miracle. Kaya hinahabol, tumatakbo sila pag nandiyan ang Panginoon. Aribungbungan dati apo. Ganun ho, kadami ang tao. At marami siyang napapakinggan na sinasabi, oy, susunod na ako dito kasi iba. Siya yung propeta. Marami din nagsasabi, siya yung Mesyas. Alam nyo yung iba pang sumusunod sa kanya? Yung mga pare, mga pareseyo, at mga teachers of the law. Meron din silang mga alipores na pinakakalat upang kapag ka nagbigay ng Panginoon ng isang statement na ito ay isang blasphemy or any statement, ito ang dahilan para siya ay patayin. Or iharap sa korte. Kaya ngayon, makikita mo yung background. Kaya when he saw the great crowd, lumingon siya at kanyang sinabi. Oh, kita niyo na yung background? May iba't ibang kanyang layunin. Meron yung usyoso. Wala lang. Basta, eto, nakita ko, makaibigan ko, andito, dito lang din ako. Uy! Sino yan? Tumatakbong presidente ba yan? O anong kanyang layunin? Bakit nandito? O, may ibang ganun. Nakuha niyo yung ibig sabihin? O, minsan, mayroong mga taong nag-iipon-ipon kung saan, maraming tao, ang gagawin mo, uy, conscious ka, ay ano, gusto mong makiusyoso pala. Pupunta ka, titignan mo, lalo na sa kalsada, may maraming tao, pagkatapos nakakita ka ng dugo, mayroon palang nasagasaan na pusa. Hindi pala tao. Yung paboritong pusa na ang halaga ay 10,000. Mga ganyan. Nako. Oo. Seryoso ba talaga kayo? Sana kunin na kayo ni Kwan ng antok. Pumalakpak muna sa Panginoon. Bakit gumamit ng Panginoon ng parabolic o itong mga expressions na ito o allegorical na ito? Dahil ayaw ng Panginoon na basta lamang
ang tao ay susunod sa kanya at sasabihin ng tao, ng isang tao, sige, susunod na ako sa iyo. Kaya niya ngayon ito sinabi. Kaya ayaw ni Lord na sumunod lang pero walang sakripisyo. May nakitang mga bagay na kamangha-mangha, uy, dito na ako susunod. Kapag wala na yung mga bagay na kamangha-manghat, wala na yung pagkain, wala na rin siya. Nakuha niyo? So, ayaw ng Panginoon na yung susunod sa Kanya at magiging disciples, kaya eto, binigyan niya ito ng cost. Kung nais mong sumunod. Kaya ayaw ng Panginoon na maaring sumunod ka ngayon, pero the next day, pwede ka ngayon, but tomorrow, hindi na. Ang gusto niya ay tuloy-tuloy, kahit na anong mangyari. Gaya ng pagtatrabaho sa ibang bansa. Minsan, ako po, nung ako'y unang aalis dito sa Pilipinas at magtrabaho sa Middle East, ang hirap. Iwanan ang mga maliliit mong anak para lamang ihanda yung kanilang kinabukasan. Napakahirap nun. May mga OFW parents, ay mga anak dito, yung inyong parents, nais ko lang batihin natin. Dito. Uy, mga OFW, saludo kami sa inyo. I-share ninyo itong program na ito. Kami saludo sa inyo kapagkat nakahanda kayong isakripisyo ang inyong mga emotions, ang inyong mga longings sa inyong family para lang maihanda ang inyong pamilya. Yeah. Now, gusto kong tignan nating maigi ang mga observation. Bakit binanggit ito ng Panginoon? Okay? Mayroon akong apat na basic observation dito upang mabigyan talaga ng halaga ang pagsunod sa ating Panginoon. Unang observations ay mahalin si Jesus 100%. 100%. Kaya niya sinabi ito, okay, love less, hate yourself. Ganun yung sabi niya sa dulo. Yung pagmamahal mo sa sarili mo, bawasan mo, less. Yung pagbibigay mo ng attention, much of yourself, bawasan mo yun. Bawasan mo yung mga activity na hindi siya nararapat. Hindi siya kalugod-lugod sa Diyos. Bawasan mo yun. Okay. Less of yourself. Bawasan mo nga mga excessive time of yourself. Kaya yung parents, yung pagmamahal mo sa kanila, hate them. Oh, ngayon, alam nyo na, hate them. Less, love, less. Yan ang ibig niyang sabihin. Kaya dito natin makikita ang sabi ng Panginoon, nung gusto mo ba talagang sumunod, Lord, ililibing muna namin yung aming mga patay. May patay ho kami, nakaburol siya ngayon. Wag na, sabi ng Panginoon. Let the dead bury their dead. Allegorical again. Parabolic na naman ng Panginoon. Hindi ito maintindihan ng mga tao. Hindi mo nga naman talaga maintindihan. Paano makapaglilibing yung patay? But every time Jesus speak at nagsasalita, walang sayang na salita. And then they did not understand, but we thank the Lord today, naintindihan natin through the power of the Holy Spirit na yung mga tao na nandyan sa labas, they are walking dead without the Spirit in them, without the presence of the Holy Spirit in them, a person is dead. Ulitin ko. Kaya sinabi ko kanina, the summary of what we've learned for 3 weeks, kung wala ang Espiritu Santo sa buhay ng isang tao, you are dead. Ibig sabihin, if you're dead, you're useless. Wala na. Useless na. Yan. Kaya nga, dito titignan natin, merong payo si Apostol Pablo para maunawaan natin paano siya nagsakripisyo? Ano ang kanyang ginawa? Ano yung isinakripisyo niya as a person, as an apostle? Titignan natin ito. Ano po? Basically, ito yung mga bagay na nais kong makita natin when we make a decision to follow Jesus. Okay?
Ito po, malupit ito. Ang tindi niya dito. Sabi ni Apostle Paul, ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na pinahahalagan ko noon ay itinuring kong walang kahulugan ngayon. Ano yung mga walang, hindi na mahalagang bagay noon? I don't know to him. Ano yung mga wala nang saysay? Actually, dito sa susunod na sinabi niya, ano po, verse 8, oo, itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng mga bagay o ang lahat ng bagay bilang kapalit and exchange. Kaya dito, alam ni Apostol Pablo ang sinasabi ng Panginoon, hate your parents, hate your mother and your mother and your father, and your sister and your brother. Yes! Yung sarili mo pa nga, mas mahalagang love yourself less and more of Him. Lalo na, we are on the last days. Ngayon, wala na ho ito. Okay? Yeah? Itinuring kong walang kabuluhan ang lahat ng bagay bilang kapalit ng lalong mahalaga ang pagkilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Grabe! Yung laman ng kanyang utak, yung kanyang pundasyon, yung kanyang pagkasino, yung kanyang mga koneksyon, yung ibinuhos niyang panahon sa mga tao o anuman, nagnegosyo siya. Si Pablo ay isang tent maker. Gumagawa siya ng mga tent upang ang kanyang ministry ay masuportahan niya at hindi siya humihingi. Pero maraming nagbibigay pero hindi siya humihingi. Kaya dito makikita mo, itinuring ko itong walang kabuluhan, basura ang mga ito. Gusto ko lamang ipalit na makilala ko si Kristo. Ang lahat ng bagay ay pinalagay kong walang kabuluhan, ito ay tinuring kong waste, basura. Makamtan ko lamang si Kristo at lubos na makipag-isa sa Kanya. Ang aking pagiging matuwid, take note of this, pati mismo yung Kanyang pagiging matuwid ay hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa batas. No! Hindi ako naging matuwid dahil obedient ako sa batas. Sumusunod ako. Hindi ganyan ang sabi ng Apostol Pablo. Ngunit ano ang sabi niya rito? Kundi salin, pananalig. Manalig sa Kanya. Kapag nanalig kay Jesucristo at binigyan mo ito ng halaga na ipinagpalit ito ni Pablo, ito yung sinasabi ng Panginoon, now love them less. Ako, 100%. Amen? Oh, napakalupit nito. Ang pagiging matuwid ko ngayon, buhat sa Diyos. Sa pamamagitan ng alin? Pananampalataya, it's not about your and my and our obedience to God. No. Going to church doesn't make you a disciple. Hindi ho. Straightforward. Members will not go to heaven. Members will only go to hell. Disciples will enter eternity. Amen. Kaya ho ito, ngayong susunod na buwan, meron ho tayong pag-uusapan muli na ito'y very exciting as we prepare for eternity. Inuulit namin ito, hindi namin tatantanan ito. How are you preparing for eternity? Paano mo ito pinaghahandaan? Anong oras ang ginugugol mo para sa eternity? Kaya dito napakaliwanag na, hindi ako naging matuwid dahil sa aking pagsunod sa batas. Pero siyempre, pag sumusunod ka ng batas dito sa lupa, batas ng trafiko, ang daming mga batas. Dito sa Pilipinas yata ang pinakamaraming batas. Pero lahat ng ito ay suggestions. Whether you follow them or not, it is a suggestion. Ito lang ho'y nakakalungkot. So maliwanag ito.
dito sa ating observation, 100% ang pagmamahal mo sa akin, less sa mga ito. Less bagay, less. Actually, wala na nga talaga tayong panahon sa ating mga magulang. Junior, po, inkaginawad. Mamaya, ang dami ko pang ginagawa. Busy ako sa mga friends ko. Wala nang panahon para makausap din si nanay at saka si tatay. Kaya kapag ikaw ay inutusan, mataas ka agad ang boses. Pumalakpak yung mga mataas ang boses. O yun, totoo yun. Malakas ang boses niya pagka inutusan ko. Ano na naman yan? Ganun siya. Kaya, salamat dahil umaamin ka din. Nakuha ninyo, pangalawang observation. Ito ay tawag natin, merong perseverance. Nagtsatsaga. Okay, basahin natin ito ha. Whoever does not bear your own cross, kapag kung ayaw mong dalhin ang cross na ito, whoever does not bear his own cross and come after me cannot. You cannot. No way. Sabi ko. Pero dito, marami kasing ibig sabihin ng cross. Maaring ang cross ay kahirapan. Ito ha. Sa mga interpretation, sa mga napapakinggan natin, maaring na-preach ko ito last year, I think I have shared this. Maaring ito ay yung kahirapan. Maaring ito ay karamdaman. Yung cross, binubuhat mo te. Dala-dala mo yan eh. Hindi mo pwedeng iwanan yan. Iwanan muna kita, karamdaman, at pupunta muna ako sa church. Babalikan kita mamaya. Hindi ho. Dala-dala ho natin ito. Maaring yan ay mga persecution o physical condition. Gaya ng isang pastor natin, na si Pastora Teresa. Eh, dala-dala na niya yung kanyang pagkapolyo, pero nagdi-disciple siya. I think one of these days, pasyalan natin siya sa Arabia, Itchage, at makikita ninyo, and every week or every 2 weeks, nagdi-disciple, water baptize sila. Maaring ang ating mga dinadala, ang cross natin, etong lockdown na ito. Hindi mo naman na masasabing, naku, eh, palala na ho ng palala talaga ito. Kaya wag mo nang ipanalangin na, Lord, bumalik sana sa normal ito. Hindi ho pakikinggan ni Lord ang iyong panalangin. O kapag ang panalangin mo, I destroy virus in Jesus' name. At sabihin ng Panginoon sa'yo, no. Let the virus go. Bakit? Nailathala ho ito sa Bible. Kagaya nung kanyang kamatayan, gustong pigilan ni Pedro. Aba, nung siya'y hinuli, nakuha niya yung sword nung guard na huhuli sa kanya. Ganun. Kaya yung tenga ho ng guard, natanggal. Sabi niya, Pedro, ikaw, subukan mo pa rin pigilan itong accomplishment ng prophecy na matagal na, at ito ay kaligtasan ng lahat ng mga tao. Kaya kinuha ng Panginoon yung tenga, nilagay niya, ayos na. Sabi ko, yung guard, hindi na ba na born again yun? Maybe. Alam nyo, uy, pre, bakit? Yung, you know, yung kinukurunahan ng mga tropa natin. Ay, ito, pinutol kanina to. Oo, ikaw! Sabi niya. Di ba kasama mo yon? Ay, hindi. Buti yung guard, hindi niya tinanggal din yung tenga ni Pedro. Di ba ikaw yung madalas niyang kasama? Hindi. Hindi ko kasama yan. Hindi ko nga kakilala yan eh. Punta sa kabila. Usyoso na. Okay, mga usyoso, kwan. Nahuhuli. Amen. Yung walang commitment, yung usyo-usyoso lang, naku, mahirap yun. O, di, uy, sabi ng babae, di ba kasama mo yun? Hindi ah. Pangatlo, eto na. Titilaok. Naku, yun na.
Oo nga pala. Pero tignan mo ha, ilang oras lang ang pagitan. Sinabi ng Panginoon, Pedro, halika. Pagkatapos tumilaok, tsaka mo lang maalala na pinagkanulo mo na ako. Pinaalala. O, di ba ikaw, pag binilin sa'yo, o anak, after 3 hours, babalik ako. Pagdating ko dito, luto na yung kanin. Anong mangyayari sa'yo kapag hindi mo niluto yung kanin at nagdala si nanay ng litson? Nako, pagagalitan ka. Kaya hindi mo kakalimutan yun. Kasi alam mo na si nanay pag nag-umuwi, ang daming mga pagkain. O, di ba? Hindi mo makakalimutan. Ito si Lord na sinabi pa ni Pedro nung nakaraan, Lord, kahit nasa kulungan, sama ako sa'yo, join ako sa'yo. Pero sinungaling talaga si Pedro. So you see, Jesus was trying to explain even in an allegorical expression upang ang mga tao gamitin din yung utak. Hindi lang ho yung sunod lang because of what you can see, what you can feel, but with the wisdom in your brain dahil binigyan tayo ng Panginoon ng utak upang gamitin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. We have created, we have reached a lot sa buhay natin, trabaho dito, we have reached your accolade, ang dami mo nang, pero you abuse your brain and you abuse that one there, inside. Pero pagdating kay Lord, ilang percent lang siya. Kaya, una, 100% love mo ko, ah. Mahalin mo ko. Persevere. Ang tanong ko sa inyo, kaya mo bang ibigay yung sapat na oras? Kahit na sa iyong tingin, hindi mo siya kaya. Yun ang gusto ni Lord. Yun ang gusto ng ating... Hindi ko talaga kaya, Lord. Mahirap. Yung aking trabaho mula rito hanggang dito, asan ka dyan? Asan ka dyan? Pag-gising ko pala madaling araw, nag-aayos na ako pag-gabi. Itong mga anak ko, ang tatamad nila pagdating ko, tulog pa rin. Anong gagawin ko? Lord. Ayan. Pero kapag ka nakita mo yung oras na ito ay banal, ibigay mo sa Kanya. At dito kikilos ang ating Panginoon. Kaya sabi niya, you cannot be my disciple. Walang sakripisyo. Kaya nga po, ang pagsunod sa Panginoon, nung binabanggit niya yung context na ito, you hate your parents. It is costly. Ang sinasabi ngayon ng Panginoon, emotional, your relational, your relationship. Hindi niya sinabing putulin ito. Pero marami siyang nabanggit na mga allegorical. Kung yung kamay mo ang magdadala sa iyo sa impyerno, putulin mo yan. Allegorical yun. Mata mo magdadala sa impyerno, aba, tanggalin yan. Di ba? Ang ibig sabihin, change the way we think. Baguhin talaga natin. Andito ho lahat yun. Wala ho dito. Andito ho lahat. You change the way we think. Kaya ho, binabanggit ng Panginoon ito. Gusto nyo ba talagang sumunod at maging member? Hindi ho, maging disciples. So then, eto na. Sundin ninyo ito. Ganun din ito. Bear your own cross. Ang tanong, kaya mo bang ibigay yung hinihingi niyang panahon and become a disciple, follower? We become a disciple of anything that we do in a day that we spent our time with. And we became a disciple of anything that we do. Lalo na ngayon, wala, nandun. Yung ating mga gadget, how much
of your time is being spent? Do you think the Lord is just telling the people before on these allegorical expressions? Mas malupit ho ngayon. You love those things less. Less. Kaya ho ang Panginoon, noon pa high-tech na siya. Eto nga eh. Walang buhay ito. Pero ang sabi ng Panginoon, yun, may mga buhay yun. Hate them. Love yourself less. Then, ha, come. You will be my disciple. Nakita niyo? Nakita niyo yung ginagamit ng Panginoon yung mga parabolic symbols or parabolic in nature of statement. Bakit kailangan mag-persevere? Yun naman eh. Oh. Bakit kailangan pang mag-persevere? Persevere. Sige na. Ano man yung pagkasabi mo. Bakit pa kailangan magtyaga? Apay nga masapulak nga aganos. Alam natin yan. Hindi ka makakarating doon sa pinaroroonan mo o kalalagayan mo kung wala kang perseverance doon. O, di ba? O, yung mga nanonood. Di ba dati ayaw ka naman talaga nung nililigawan mo na ngayon naging asawa mo na. Pero anong nangyari? You persevere. Oo. Kahit sinabi na sa'yong pangit ang itsura mo, ayaw kita talaga. Tingnan mo naman yung tiyan mo, ang laki, yung ilong mo, ang laki-laki pa. Ba't kita gugustuhin? Pero nag-persevere ka. Nung natapos, ano sabi niya? Hala, ang gwapo mo. Oh, di ba? Perseverance. Ang nice kung bakit sabi ng Panginoon, kahit na si Apostol Pablo and all the apostles, upang maging matatag, upang maging lumakas, maging determinado, upang matuto. Nandyan yan, ya. Ba't hindi nilalagay? Oh, yan. Matuto tayo. Tama ako. Okay. Matutunan natin magplano. Matutunan natin mag-strategize. Matutunan natin yung mga bagay na hindi natin dati kaya. But we persevere. Marami ang nagtitiis ngayon dahil sa pandemya. Nagtitiis na maibalik yung normal pero wala na po. Now, eto na ho. Ang pinakamainam na I would say a definition of perseverance or a deeper meaning of the cross, I should say, na kinakailangan nating dalhin upang sumunod kay Kristo. Remember this. Sabi ko kanina, ibang side yon, yung mga karamdaman, mga hirap na pinagdadaanan mo, mga suffering and all those kind of things. Pero ngayon, this is a deeper meaning. Your cross, the cross, you are ready to die for Him. Dahil yan ho ang ibig sabihin ng cross. Are you ready to carry your cross? Because in a while, sabi ng Panginoon, I will be giving my life at the cross for all of you. Now, you want to follow me? Carry your own cross, because I have carried my own cross until death. Kaya si Pedro, sabi niya, Lord, kahit na anong mangyari, sa kamatayan, susunod ako. Kung ako naman ang nandun, sasabihin ko kay Pedro, sinungaling. Pinagkanulo niya si Lord, eh, di ba? That is the deeper meaning of the cross. Hindi yung iyong mga karamdaman that you carry. But the deeper meaning, carry your own cross. Then follow me because I had carried my own cross and I gave my life at ibinigay ko ito sa iyo. Are you ready to give your life? Ang sinasabi ng Panginoon dito is not a physical death
but you die to yourself. Less of yourself. You die to yourself daily. Kaya sabi ni Apostle Pablo, I die daily. Ang sabi naman ng mga ibang eksperto, anong kulay? Hoy, pumalakpak naman kayo. May punchline nang ha ako eh. Ah, ang hirap yung kausap. I die daily. Sabi naman iba, anong kulay? May green, may red, may pink, ganun. Ako wala na. So I die to myself. Take note of this ah. Kaya ito ang sinasabi ko at itinuturo sa inyo. When we worship God, wag naman hong super, ganito. We worship God by our emotion. Dahil we are an emotional people. Kaya kapag nag-worship tayo sa Panginoon, we worship Him with all of our emotions. Kasama kasi yan eh. And then, when we worship Him in our emotions and we have learned the truth, then we can worship Him. That is pleasing. Pleasing to God. Kaya ho, yung buhay natin mismo, yung pagkatao natin of who you are and everything, your character and your emotion, ha! Worship God every day. Si Kuya Scott nagturo sa dinapigi ng worship and with the musicians, with all the musicians and the music ministry. Nagulat ako, matapang pala siya. Maybe one time I'll show you the video. Sabi ko, bumagsak ako doon sa lecture niya eh. Eh di lalo na yung asawa ko kako. Mas malupit yun. Bagsak talaga yun. Pumalakpak muna sa Panginoon. Am I making sense? May nakukuha ba kayo? Yung inaral natin. Yeah? Now, punta tayo sa pangatlo at malapit na tayo. Dahil apat lang ito. Pangatlo, count the cost. Okay? Yeah. Count the cost. Now, tignan natin ito. Basa. For which of you desiring to build a tower does not first sit down and count the cost, whether he has enough to complete it? Tignan mo yung flow of his statement and yung intent of his intent of the allegorical statement. Yung intent niya, parang malilito ka nga eh. Alam mo yun? Sabi niya kanina, you hate them. You hate them. Alam na natin, less. And then here comes again another allegorical parabolic expression. Aba, pag nagpatayo ka ng tore, eh pagka tore kasi, ibang klase. Hindi bahay lang. Tower. Ang tore mataas. Maaring hindi pa sila nakapagpatayo ng mataas na building just like what we have now in UAE, United, the BK Tower, Burj Khalifa Tower. Pinakamataas. Pero dito ginamit na ng Panginoon. Hindi ba mas maganda kung umupo ka muna at kwentahin mo ano nga bang kailangan ko? Poste. Yan, poste dyan. Poste doon. Alright, okay. Flooring. Wall. Bubong. Naku, kalahating bubong lang pala yung pera ang meron. May pera ka ba dyan? Oh, magpapatayo ako ng chicken shop. Oh, merong chicken pero walang pwesto. Alam mo yun? Patay tayong chicken. Oh, may chicken. Oh, pakawalan mo dyan. Wala kang pwesto, wala kang pagbebentan. Hindi po pwede. Ano sasabihin mo sa mga kaibigan mo? Sumulat ka pa sa mga OFW mong kaibigan. Pre, kumare, pautang. Bakit? Meron akong negosyo. Ano to? Chicken. Ah, magpapakain ka ng chicken? Oo. Oh. Maya-maya, pagkatapos, pinahiraman ka ni, wala palang pwesto. May chicken, pero walang pwesto. So, sabi ng Panginoon, hey, umupo muna kasi. Pag-isipang maigi. Para hindi ka sasablay. Kaya dito, nangungusap na rin ng Panginoon. Pero, this is an allegorical statement. Ang sinasabi niya, gusto mo bang sumama sa akin? Now, kanina ano ang ginagamit ng Panginoon? Relational. And the Lord was using the emotion. If you wanted to come to me, 100%, bring your emotion. Your relationship, isama mo.
Hindi pwedeng maiwan yung mga relationship. Isama mo yan. Mahal, mahal mo nga sila, pero yung pagkatao mo, who you are, sama mo. Ngayon, kasama ka, may utak ka ba? Ganyan yan. May utak ka. Hindi mo na kailangan maging business manager o maging accountant. No. Umupo ka lang muna. Ilang post ibaba ang ipatatayo mo? Yung building mo, yung ipapatayo mo. So now he's telling us, meron ka bang ganito? Have you reviewed the cost? That's why, count the cost. Maraming Christian, follow lang sila ng follow pero walang standard. Oh, kanyo naman na. Ouch. Wala siyang standard. Wala siyang sinusundang standard. Dahil wala siyang strategy. Hindi niya ginagamit ang kanyang brain. Kaya kapag dumating ang isang mga kapagsubukan, tumba siya kaagad. Count the cost, mga kaibigan. Church attendance is not enough. Hindi ho, not even can bring you to eternity. No. Count the cost. Ano bang halaga ang pinakikita mo, sumusunod ka lang sa akin para makita mo yung mga milagro? You count the cost. Use this. I have given you wisdom, your brain. Ang pagkatao natin, I don't have time to discuss about the brain. My goodness, it's so powerful. Kagad-agad, in just milliseconds, pag may naalala ka, when you were a child, broom, lalabas yung picture. Though, marami na rin yung powerful computing yun. Count the cost. Evaluate your life. Ano pa ba ang dapat isaalang-alang when you follow and obey? Dahil ang reward of following, ladies and gentlemen, is eternity with Him. Eternity with Him when you follow. If you don't follow, you follow the devil. Ganun lang. O mga nanonood, kung ang fina-follow nyo ay hindi si Lord, then you are following the devil. If you are following the Lord, then you go to eternity. Sino yung sumusunod kay Jesus? Mga disciples. Mga dapat baguhin, kapatid. Mga ugali, character, kultura na hindi ito katanggap-tanggap sa eternity. Ano yan? Sabihin mo na. Ang daming binigay na kultura ito pag kinonekta na sa internet. Ang dyan na ho yung kultura na hindi katanggap-tanggap. Ang dyan na. Yung mga nanonood ng pornography, kultura na ito, naging weaknesses na ito. At ang hirap na, even games that you spend your time with and the Netflix that we spend our time with, do you think you can enter eternity? Count the cost! You count the cost! Bilangin mo siya. And then maaari kapag ka lay down, ubus na, wala nang natira sa'yo. You've laid down everything, wala na. Lord, paano pa ako makakakonect na sa mga kaibigan ko? Suko na ako dito. Come on. Ano yung una? Persevere. 100%. Ngayon, count the cost. Ganito mo ba lang mamahalin at susundin si Lord? Count the cost. Lord, I am ready. Ready na ako. Counted ko na the cost. Susunod na ako. Follow na ako ngayon. Ngayon, may mga temptation po. Mababalikan itong mga to. Pero sabi ng Panginoon, count the cost and follow me. Kaya dito makikita natin, self-assessment, evaluate your life,
Can I really follow Him? Am I ready for change? Woo! Agbalbaliw ako. I am ready for change. Babaguhin ko na. Paggising ko ng umaga, Lord, Ikaw ang aalalahanin ko, hindi yung aking messenger. Hindi yung aking pinost kagabi na maraming nag-like at saka maraming nag-comment. Ngayon, kasi kapag may nag-comment, magko-comment ka na, magte-thank you ka, susungbat ka, sasagot sa mga message. Whoa, dami. Hundreds, 400s, 1,000. And then it consumes your prayer time. Count the cost. Count the cost. Totally surrendered. 100%. I will follow whatever the cost. Sabihin natin, sabay-sabay tayo. Ready, go. Whatever the cost. Then, palagi nating sinasabi ito. Pag magpa-follow ka na, you have to strategize. Wag lang naman gamitin talaga natin yung ating strategic mind, you know? Kasi andyan ang diablo. Ayaw talaga. Ayaw niya. Gagawin niya lahat. Pipigilan ka niya. Okay, I would like to testify this, you know? Na si Satan ay ayaw niya. Siyempre, nag-lockdown kami dito. I was telling Sister Sally earlier on, kanina, na hindi naman talaga ako nag-COVID eh. No. Kasi may pang-amoy ako, may panlasa. And sabi niya, Pastor, bisikleta ka kasi ng bisikleta eh. Huwag mo namang pakialaman yung bisikleta ko. Hindi nga, napagod talaga ako. Pagod. And then, alam mo yon yung tumaas na rin yung, alam mo na, naghalo-halo na, hindi na ako makahinga. Nervyos, ayoko pang mamatay. Ganyan, lahat-lahat na, hindi ako makahinga. Pero sabi ng doktor ko, COVID yan, sabi niya. Sige na garo, tinanggap ko din. Nung tinanggap kong COVID na, ayun na. Alam niyo, to make the long story short, I've told you already, may lumapit na pastor, bibigyan niya na ako ng certificate of completion. My eyes open. After 10 days na wala akong tulog, hindi ho ako nahiga ng 10 days. Hindi po. Nakaupo lang ako doon sa upuan na plastic pero naka-recline. Yung upuan ni Lola, naka-recline na ganun. Tapos wala ho akong tulog. Makamulat yung mata o nakapikit lang. Pero on 10th day, yun pala, mamamatay ka pala na walang tulog. Pagkatapos, mababaliw ka pala. Hala, baliw na ako. Hindi nga, yung spiritual life ko talagang sumagad ng sumagad. Kaya sabi ko sa mga pastor, Pastor Jimar, pwede bang mag-organize ka ng prayer every day? Kaya ako nag-organize sila ng prayer. Every day ako binubugbog ako sa prayer. And then on 10th day, may lumapit. My eyes open. Pumasok siya sa door. Nananaginip ako, eyes open. Pumasok siya sa door na hindi, nakalagay ho yung oxygen ko. Hindi ako makahinga. Sabi niya, bigay ko sa iyo itong kwan. Certificate of completion. You've been faithful. Ganyan. Tinanggal ko yung oxygen ko. Tinanggal ko siya, lumabas ako doon sa kwarto dahil sa second floor ako. Lumapit ako sa toilet. Dito tayo ka ako mag-usap. Lumabas talaga ako. Andun din siya. Nandyan siya, nakatayo lang. Sabi ko, hindi ho galing sa Panginoon yan, galing sa demonyo yan. Mula ngayon, pinalalayas na kita, umalis ka, hindi pa tapos ang aking assignment dito sa lupa. Eh dahil wala na ho kong oxygen, napaganon ho ako. Hinahabol ko yung hininga ho, pag ganyan ko, wala na siya. Ay, balik ako sa kwarto, lagay ko yung oxygen. First time, nakatulog ho ako ng 2 hours, na parang nakumpleto na yung whole day ko. Talaga ang diablo, anong gagawin niya? He comes to, number one, to kill, to destroy, and to steal. Balik tarin natin, to steal, to kill, and destroy. Nung nandun ho kami sa dinapige, dahil siyempre, yung aking karamdaman noon, like after a month, you know, dito nilinis ng Panginoon ang puso ko. Anak, do you really wanted to follow me? Lord, eto naman kaya nga kami nagpunta rito sa Santiago eh.
And we gave up everything. We gave up our profession. Binigay na namin sa inyo my architectural business and my wife. Business as a dentist. Give up namin. Hindi pa ba sapat yun? You know what the Lord says? No. 100%. Oh, you really wanted to follow me? 100%. Ah, because asan pa? Yeah, marami pa ho palang mga bagay sa akin. Okay, clear ako. Yung aking karamdaman, ginawa ng Diyos, kailangan ko yung karamdaman na yon to change my heart and my mind and cleanse me. Kaya ho, mainit na mainit ako ngayon. Hanggang doon nandun ho kami sa dinapig eh, ang Diablo, madaling araw, pumunta siya sa kwarto namin. At ayaw niyang, dahil wala ho akong tulog. When I was preparing, madaling araw pa lang kami, umalis na kami ng alauna dito. O yung alauna, gising na ako. And then, nakarating kami doon, maghapon, magdamag, wala hong tulog. Ang gusto niya, yung Sunday, masira. At nalagay sa isipan ko, na ayoko nang tumayo sa pulpito kasi wala akong tulog, galing pa ako sa sakit. So wala na akong lakas, wala ho talaga akong lakas. So I said, he who dwells in the shelter of the Most High will abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, he is my refuge, my God, in whom I trust. For he will deliver you from the snares of the fowler. He will cover you with his pinions, and under his wings you will find refuge. Wow! You will not fear the terror of night, nor the arrows that flies by day, nor the pestilence that talk in darkness, nor the flak, nor the destruction that waste on noonday. For he will command his angels concerning you to guard you in all of your ways. They will pick you up in their hands. They will pick you up. Lest you will strike your foot against a stone. Wow. Ang galing, no? Memorize that. And then the last part, because he loves me. He acknowledges me. I acknowledge him. I will deliver him. I will protect him. I will be with him. I will honor him. And with long life, I will satisfy him and show him safety, no COVID, no anything, not even the devil. Lumayas ho siya. And that whole day, hanggang gabi, we have evening service. Wala ho akong tulog ng 24 or 32 hours. But God is my strength. Dahil nire-recognize ko siya. I recognize him. Count the cost, kaibigan. If you counted the cost, makikita ng Lord yon. Whoa! Ano bang kahilingan mo? Ayun. Disciple ka, anong kahilingan mo, anak? Ito po. Yun. Pakikinggan ka ng Panginoon. And lastly, peaceable. Sabihin nga ho ninyo, peaceable. Yep. And sabi niya rito, what a king going out to encounter another king in war will not sit down first and deliberate. I like the word deliberate. Pag-usapan muna natin, oh mga generals, let's deliberate. 10,000 tayo. Etong kalaban natin, 10,000. O baka eka na lang, this is my interpretation and my way of explaining this. May isa sa kanila, nagpadala na lang ng mga tao, mga representative. And then let's talk about terms of peace. Peaceable. Kaya ang sabi ng Panginoon, I took this. Kung sasama ka sa akin, you must be a peacemaker. Hindi ikaw dapat ang pinag-uumpisa ng kaguluhan. Merong kapayapaan sa buhay mo, maayos. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Kakaiba ito. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. If you have pure heart, then you will see God. Blessed are the peacemaker, for they shall be called sons of God and daughters of God. If you are a peacemaker, come on, 100%.
sama ka na sa akin. Meron kang perseverance. Sige na. Count the cost. But be peaceable. Everywhere. If you are a peaceable, ramdam ng mga tao yan. Nakikita nila. When you enter the door, kakaiba. I hope mararanasan natin ito. Na maranasan natin because of the Holy Spirit dwelling in us, people. He is with us, people. Pagkasama natin siya, then mararamdaman ito kahit mga kagalit mo pa. Because you are a peacemaker. That's my observation. Kaya kapag binasa niyo ulit ito, hindi na hate. Hindi, loveless lang to, loveless. That's an idiomatic expression from the Jewish, you know, culture. In conclusion, kapatid, ma, alright? Are you ready to take up your cross? Carry your own cross. Carry your own burden. Pero may invitation ng Panginoon. Kayo, nabibigitan ba kayo? Come. Halika, 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 halika. Halika na. Kasi yung aking pamatok magaan lang. Bibigyan kita ng magaan. Sasamahan talaga kita. But again, are you ready to carry your cross? Are you ready to die for me? Because I've already given my life for you. Are you ready to die to yourself? Kahit na yung mga kaibigan mo sa Facebook, mga kaibigan mo, mga tropa mo, mga kumari, mga kumpare, relatives even. Are you willing to follow Jesus as part of the cost of following Him? You might lose them. You might lose them. Nawala na yung ibang mga kaibigan mo. Pero you've said, oh, I am ready and I am willing to follow Him. But nawala, ibalik. I'm not done yet. Andito yung pagpapampaiyak. Ayos ba yun? Yung pag napakinggan mo yung conclusion, iiyak ka na. Just, Lord, I am ready. Ganun. Oh, huwag mo lang tanggalin na. Ba't mo? Right. Oh, sige, dyan na. Siyempre yung iba, parang sabi ng magulang mo, kung sasama ka sa relihiyon na yan, pero siyempre hindi ka sumama sa relihiyon, sabi lang nila yun, magkalimutan na tayo. Wala pa naman dito ng ganun. Pero merong iba. Hindi naman siya kinalimutan, kaya lang hindi na siya pinapansin sa loob ng tahanan. Dahil yung kanyang mga parents, nasa lumang simbahan, at eto, very passionate. Pero may sinabi sa Panginoon, persevere. Then, are you willing to follow Jesus? If it means to lost your reputation, meron kang inaalaga ang reputasyon, pero you're willing to follow Him. And lastly, are you willing to follow Jesus? If it means by carrying your cross, you will lose your life. You're ready to die. You're ready to lose your job. You're ready to lose your job. You're ready to lose your life. Yeah. Ano bang buhay mo? Maaring ang nagmi-maintain sa inyo ng buhay ay, what do you have? Your cars, your house, your properties,
your beauties, your guapos, na maybe that is your what you have, your wealth. Are you willing to give up and surrender? Okay, ganito. Tumayo muna kayong lahat. Iwagayway ang mga kamay. Wala mo nang iyakan ngayon, ha? Walang iyakan. Kasi mas gusto ko na walang iyakan kasi nakakayak yung tugtog, eh. Binibreak natin yung kwan, yung normal way. Binibreak natin. Ang isang disciple, pag nag-decide yan, walang gaanong iyakan. Ito may emotion. Di ba ka, pag nag-decide ka, hindi mo naman sasabihin, mahal na mahal talaga kita. Makakasalan kita. Kapag ikaw ang unang namatay, sabay na tayo sa kabaog. Ganon? Hindi. That's not how we make a decision. Ipinapasa natin lahat. You make a decision, sasabihin mo kahit na kaya ko to. I will persevere. 100% kaya ko yan. Sige Lord, iiwanan ko to. Hindi ko. Sige na. I will give up. Lord, sunod na ako. Ready na. Yeah?